today in CyberWorld News. 533 milyong data ng mga Facebook user na nag-leak sa dark web pinamimigay ng libre. Naiulat, ang isang bagong data dump ay lumitaw sa online na may kasamang 533 milyong mga tala ng mga gumagamit ng Facebook. Kasama sa data ang personal na impormasyon ng mga gumagamit pati na rin ang kanilang mga telephone number. Kasama sa na-dump na record ang mga detalye ng mga founder ng Facebook. Kasama rito sina Mark Zuckerberg, Chris Hughes, at Dustin Moskovitz na kabilang sa unang 10 mga gumagamit na nakarehistro sa Facebook. Ang bawat tala mula sa data ay may kasamang pangalan ng isang gumagamit, Facebook ID, lokasyon, kasarian, petsa ng kapanganakan, katayuan ng relasyon, trabaho, numero ng mobile, at email address. Isinasaalang-alang kung paano ang karamihan sa mga detalyeng ito ay madalas na nakikita ng publiko, tila ang paglabog ng data ay lumitaw mula sa isang aktibidad sa pag-scrape. Gayunpaman, si Alan Gall, co-founder at CTO ng cybercrime intelligence na Hudson Rock, ay nag-highlight din ng posibleng pagsasamantala sa isang bug. Dagdag pa ni Gall, punang isiwalat ang data dump na ito noong Enero taong 2021. Habang napatch ng Facebook ang vulnerability sa paglaon, hinala ni Gall na maaaring pinagsamantalahan ng potensyal na hacker ang kapintasan na ito upang mag-scrape ng mga numero ng telepono. Partikular, ang data ay may kasamang mga detalye ng 533.3 milyong mga gumagamit ng Facebook na kabilang sa 106 na mga bansa. Ang nangungunang 5 mga bansa na lumalabas sa data dump na ito ay ang Egypt, Tunisia, Italy, USA, at Saudi Arabia. Sa una, inilagay ng nagbebenta ang data para sa pagbebenta sa halagang $30,000. Gayunpaman, ang parehong nagbebenta ay naglabas na ngayon ng data bilang libre. Matapos ang balita ay nakakuha ng media traction, ibinigay ng Facebook ang sumusunod na pahayag habang kinukumpirma ang insidente na nangyari 2 taon na ang nakalilipas. Ayon sa The Record, pinagsamantalahan ng magsasalakay ang kahinaan sa tampok na import ng mga contact sa Facebook upang itugma ang mga numero sa ibinigay na listahan sa mga mayroon ng mga profile. Pinayagan nito ang hacker na buuin ang data. Sa kalaunan nakita ng Facebook ang aktibidad na iyon at naglalaman ng pag-atake habang inaayos ang bug. Kinumpirma ng higanteng tech na ang itinapon na tala ay may kasamang lumang data na nakolekta noong 2019. Bagaman, ang mga detalye na kasama sa itinapon na data ay malamang na hindi magbago kailanman tulad ng petsa ng kapanganakan. Hindi rin madalas na binabago ng mga gumagamit ang mga numero ng telepono sa mga account. Sa ngayon, ang lahat ng mga gumagamit ng Facebook ay dapat manatiling maingat tungkol sa mga phishing email at SMS na humihiling para sa anumang mga detalye mula sa kanila. Sana nagustuhan ninyo ang aking video, please like, subscribe at huwag kalimutang kalimbangin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang mga video.